I am Rodrigo Duterte. I'm a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Pasensya na po kayo dahil pinalagpas ko ang napakaraming mga nakakabobo at mga nakakatangang issue na nangyari. Kasi para sa akin, mas mahalaga ang first year achievement ni President Duterte kaysa batikusin ang mga basura sa gobyerno at sa lipunan natin. At ipaubayan na lang po natin sa mga ka-DDS natin yan. Dahil baka pag sumali pa ako, baka magbigti na ang mga yan. So anong sabi ng mga basura sa gobyerno tungkol sa first year ni President Duterte? Isang taong panggigipit, isang taong pagmumura at pambabastos, pangakong napako, lalo na yung kasinungalingan, fake cases, lalo na itong mga paratang sa akin, fake cases, fake news. Itong unang taon ni Presidente, it's really a dangerous year to be a woman. Taon ng isang colossal human rights crisis, taon ng misogyny, saka extrajudicial killings. At dahil sa lahat ng ito, it's a year of grieving. Talaga pa, talagang massive failure ito, epic failure, itong administration ni Duterte. O diba, panay basura lang ang mga pinapahayag nila. Yun ho kasi ang sumasalamin sa kanila, basura. At hindi ko kasi nila matanggap na katumbas ng limang presidenteng nagdaan ang mga nagawa ni President Duterte sa loob pa lang ng isang taon niya. War on drugs pa lang, tiklop na silang lahat eh. Alam niyo ba na wala pang nakakagawa nito sa kasaysayan ng mga naging presidente sa buong mundo? Yung may napasuko siya na 1.3 million na drug pushers and drug users in one year. Kumbaga sa flip top, dun pa lang panalo na tayo eh. So ito ang tanong, hindi nga ba natupad ni President Duterte ang mga pinangako niya noong nangangampanya pa lang siya? Ano bang sabi niya noon? Di ba lalabanan niya ang droga, kriminalidad at ang korupsyon? Na kaya niyang tapusin ito within 3 to 6 months. Na gusto niyang gawing federalism ang government system ng ating bansa. Doon muna tayo sa lalabanan niya ang droga, kriminalidad at ang korupsyon. Alam niyo ba na 2 buwan pa lang siya sa pwesto, 5.4 billion worth of dangerous drugs na kaagad ang nakukumpiska ng otoridad sa mga drug operations nila ayon sa PDEA. At sa pamamagitan ng Oplan Tukang, humigit kumulang 1.3 million ang kusang loob na sumukong drug pushers and drug users sa otoridad. Bagay na wala pa nakakagawa sa lahat ng mga naging presidente sa buong mundo sa kasaysayan. In one year, umabot ng 2,340.74 kilo ang shabu na nakumpiska ng otoridad sa kanilang mga bypass operations na nagkakahalaga ng 12.10 billion pesos. Dahil 61,592 anti-drug operations ang isinagawa, tapos 82,607 ang mga naarestong personalidad at 1,304,795 ang eksaktong numero ng mga kusang loob na sumuko na drug pushers and drug users. Tapos 3,116 ang napaslang na personalidad sa mga bypass operation dahil nanlaban sila. So hindi ho totoo ang sinasabi ng basura na si Trollanes na may 9,000 na katao na ang napapatay ng otoridad sa mga bypass operation nila. Sadyang ini-exaggerate lang talaga ng mga basura sa gobyerno ang senaryo ng mga patayang nangyayari sa Pinas para sirain ang imahe ng kapulisan at ng presidente natin. So kaalyado mo ang dapat na una mong kasuhan na nagpapakalat ng fake news sa pinapanukala mong batas na anti-fake news. Diba, Senator Villanueva? May mga namatay sa pamamagitan ng mga vigilante killings or summary execution pero walang halaga sa akin yun. Dahil hindi naman legitimate police operation yun. Pero ang problema, nilalahat po ito ng mga basura sa gobyerno para nga i-exaggerate ang mga patayang nagaganap sa Pilipinas. Pero alam nyo ba na within 2 months, napababa ng 49% ang crime rate sa Pilipinas dahil sa war on drugs na to? Paano pa kaya ngayong 1 year na? Di mas mababa pa ang bilang na yan. Diba? So maliwanag pa sa sikat ng araw na tinupad ni President Duterte ang sinabi niya na lalabanan niya ang droga at ang kriminalidad.
Pero 1 year pa lang siya. Mas tataas pa ang mga datos na yan pagka nakumpleto niya ang 6 years sa pagiging presidente niya. Isunod na po natin ang pinangako niya na lalabanan niya ang korupsyon. Unang ginawa niya, pinutol niya ang red tape. So ang proposal ni President Duterte sa lahat ng mga government institution na ang lahat ng mga clearances at business permits ay dapat maibigay sa mga aplikante within 72 hours. Dati kasi kailangan mo muna ng lagay para tapusin ito ng maaga ng mga mangilan-ngilang corrupt government employees. At para mahuli ang mga corrupt government employees na to, naglagay si President Duterte ng complaint hotline na 8888 para may mapagsumbungan ang publiko. So dahil anti-corruption nga si President Duterte, marami na siyang tinanggal na mga corrupt government employees at meron pang ang cabinet members dahil sangkot sila sa korupsyon. So dahil sa hakbang na to, sigurado natitino ang mga government employees ngayon. Ayos, di ba? So nagawa niya ang sinabi niya na lalabanan niya ang droga, kriminalidad at ang korupsyon. Pero uulitin ko, 1 taon pa lang siya. Masyado pang maaga para usgahan ang panunungkulan niya sa pagiging presidente niya. Punta naman tayo sa within 3 to 6 months, masusolusyunan niya ang mga problema na to. Well, ito ho kasi ang nangyari. Di pa alam ni President Duterte kung gaano na pala kalaganap ang droga sa bansa. Kung di pa siya nanalo sa pagka-presidente, malamang narco state na tayo ngayon. Di niya ina-expect na ganun na pala kakapalang listahan ng mga involved sa droga na pati mga government officials at mga ilan-ilan sa mga kapulisan ay involved at ang iba ay protector ng mga drug lords, drug pushers, and drug users sa bansa. Malamang kaya niya nasabi na within 3 to 6 months matatapos niya ang mga problema na to dahil ang hawak niyang datos ay yung noong mayor pa lamang siya. Pero pinaninindigan ko pa rin ang sinabi ko noon na kayang-kaya ng Duterte administration na masolusyunan ito within 3 to 6 months dahil hindi siya involved sa drug trade sa Pinas at nagawa niya na yan sa Davao City noong mayor pa lang siya. At kayang-kaya ho talagang masolusyunan yan within 3 to 6 months kung wala lang ang mga basura sa gobyerno na sagabal sa pagbabagong gusto nating mangyari. Pero di na mahalaga sa amin at sa mga supporter ni President Duterte kung hindi man itutuloy ang napuksa ng 3 hanggang 6 na buwan. Ang mahalaga, patuloy nila itong nilalabanan at nantuluyan na itong mawala at para mas maging ligtas na ang ating bayan sa kriminalidad dulot ng droga. Diba? Ang sunod naman ay yung pinangako niya na papalitan niya ang government system natin ng federalism. Well, 1 taon pa lang po ang presidente natin. Meron pa po siyang 5 taon para tuparin ito. Maghintay na lang ho tayo, no? Nagmamadali, may taxi. So sagot pa lamang po ito sa mga basura sa gobyerno at mga basura sa lipunan natin na wala daw nagawa at palpak daw ang unang 1 taon ni President Duterte. May mga nagawa naman eh, pero 1 taon pa lang po siya. Masyado pang maaga para husgahan ang performance niya. May 5 years pa eh, di ba? So alam kong biting pa kayo sa mga pinakita kong mga nagawa ni President Duterte. At sigurado ako na mas gusto nyo ng mas detalyado. So abangan nyo na lang po ang part 2 and part 3 ng video na to. Okay ba?